Itatanong sa inyo. Ito, yung unang-una po ay, ilan na po kayo sa pagsiservisyo ninyo sa pagiging advisor ng SSG? Ilang years. So, nag-start ako dyan ay 2011. Okay, yung half year ng 2011. Matagal nang inaalok sa akin yan ni Ma'am Emilita Sadiwa, pero ayoko kasi ang nakikita ko dun sa dating SSG advisor na si Serica Huerta, ang dami-daming trabaho. Pero since hindi na maiwasan, so nag-start ako finally nung 2012 up to present. So, bali 7 years. Oo, 7 years. Yung kasunod ko pong katanungan ay, paano nyo po nalalagpasan yung mga balakid na lumarating sa organization? Sa organization, masarap namang magtrabaho. Maligayang kasama yung mga bata, lalo na kapag masisipag. We consider each other as family. Ngayon, ang isa sa mga balakid na na-encounter namin ay yung kanilang time sa kanilang mga academics. So, nung una, nahihirapan sila kasi kinakailangan nilang mag-out sa kanilang mga klase. Kaya gumawa kami ng paraan para hindi man magkaroon ng conflict ang halimbawa pag-meeting, ginawa namin na ang meeting ay i-schedule na lang after class. Na nakakatubo naman ang mga SSG members kasi karamihan sa kanila ay nakatira sa malapit. Tapos, we see to it na tinutumbok kakagad namin yung mga agenda. Hindi kami nagapaligoy-ligoy. Kaya, if we start at 4:15, matatapos kami mga 4:25. Lastly po, paano po kayo nagaplano? Ano-ano po yung mga sangkap para nito? Actually, hindi ako nagaplano. Ang nagaplano yung mga SSG. Pinapakinggan ko lang kung ano yung mga binabalak nila. Tapos pag sa tingin ko, hindi man pwedeng ma-realize yun, dun ako pumapasok. Pero ang gumagawa talaga, ang nagpaplano, yung mga bata. Sila talaga yung, sila kasi yung mga malilikot ang utak. Ako syempre, medyo matanda na ako sa serbisyo, hindi na ako yung millennial, kaya hindi na masyadong natitikal yung aking mind. Pero sila, pag sinabi mo lang na, oh, SSG, merong ganitong plano, agad-agad natitikal yung kanilang mga utak at sa isang blink, alam na kakagad nila kung ano yung kanilang gagawin. Pero hindi doon natatapos yon. Nagkakaroon sila ng plano. Ilang meetings bago ma-realize yung, bago dumating yung activity, nakakailang emergency meeting sila, nakakailang meeting with the stakeholders minsan, pero we see to it na hindi man yun nakakabalam sa kanilang academics. Yun ang pinakang importante, yung time management nila. Thank you. Okay, thank you. Magandang umaga, SSG officers. Magandang umaga. Okay, so nagtipon tayo ngayong umaga, ay ngayong hapon, para pag-usapang muli kung ano ang dapat nating isagawa para sa pagplano, kung ano ang nararapat ibigay sa ating mga guro. Vice President to preside the meeting. Okay, I am expecting everybody to listen. Dahil ito ay pagpaplano tungkol sa gaganapin ninyo. SSG officers, thank you.
natin magandang kalusugan. Ngayong araw ay meron tayong sumpa. Kaya sa lahat, please comment. Just move your body. Listen to the music.